Magandang araw mga bata. Kamusta kayong lahat? Sana'y kayo'y nasa mabuting kalagayan ng itong araw na ito. Okay, by the way, ito ang kauna-unahan nating aralin sa PE. Pero bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayong araw na ito, meron muna akong isang importanteng katanungan. Kayo ba ay mahilig mag-exercise? Importante yan. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hindi tayo po pwedeng pahiga-higa na lamang, patulog-tulog na lamang, at puro mga gawaing kulang sa kilos. Katulad ng paglalaro ng mga computer games at kung ano-ano pa. Ayon sa WHO, o yung World Health Organization, parami daw ng parami ang mga taong nagkakaroon ng mga non-communicable diseases o yung NCDs. Ngayon eh medyo mas nakakalungkot pa kasi itong mga sakit na to eh most of the time mga matatanda ang tinatamaan. Ngunit sa mga panahong ito, parami ng parami ang mga kabataang katulad mo ang nagkakaroon ng mga sakit na katulad nito. Ano-ano ba ang mga sakit na kasama sa mga NCDs o non-communicable diseases? Ito yung mga sakit na hindi nakakahawa. Hindi katulad ng pandemyang ito. Virus ang dahilan kung bakit kumakalat ang sakit. Pero sa NCDs, hindi. Hindi ito nakakahawa. Halimbawa nito ay ang mga sakit sa puso, heart attack, yung mga stroke, saka yung diabetes. Non-communicable sila dahil wala namang virus o bacteria na nagpapalaganap ng sakit na ito. Ngayon, paano ito napupunta or paano ito na-experience ng mga tao? Ito ay nakukuha dahil sa maling uri ng pamumuhay o lifestyle. Ayan na nga yung kulang sa exercise, kulang sa mga gawain na kailangan ng kilos, kulang sa pagpapapawis para tawag dyan eh, maging masigla ang katawan, at mali ang mga pagkain kinakain, hindi balanse. Kaya ito ay gumahantong sa katabaan na yun ay kadalasang sanhi ng sakit na ito. Isa pa rito ay yung pagkalulong o pagpasok sa iba't ibang bisyo na katulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Now, upang masugpo ang paglaganap ng mga naturang karamdaman na katulad ng aking mga nabanggit, pinuo ang tinatawag na Philippine Physical Activity Pyramid upang maging gabay sa ating mga Pilipino kung ano yung mga dapat nating gawin o dapat nating ikilos para maiwasan natin ang mga sakit na ito. Ang layunin ng Philippine Activity Pyramid o Philippine Physical Activity Pyramid ay makamit ang kalusugan, makamit at mapanatili ang tamang timbang, at maiwasan ang paglaganap ng non-communicable diseases na katulad ng aking nabanggit. Ito ang Philippine Physical Pyramid, Philippine Physical Activity Pyramid. Kung napapansin nyo,
Ito ay wangis sa hugis ng tatsulo. Kasi ang pyramid ay hindi nalalayo sa hugis tatsulo. Dahil sa kanyang hugis, kung napapansin nyo, may iba't iba itong stages. Sa ibaba, kung saan medyo malapad, yung nasa gitna ay katamtaman hanggang pataas ng pataas at nagiging makikid hanggang sa taas. Okay, ang pyramid ay nahati sa apat na bahagi. Yung pinakababa, doon nakalagay ang mga gawain na pwede natin gawin araw-araw. Yung susunod naman ay mga gawain na pwede natin gawin apat hanggang anim na beses lamang sa isang linggo. Yung susunod naman ay hanggang dalawa hanggang tatlong beses kada linggo na pwedeng gawin. Samantalang sa itaas, dapat minsan o isang beses lang sa isang linggo maaring gawin. Ano-ano ang mga gawain na pwede nating gawin araw-araw na hindi naman makasasama sa ating kalusugan kung ito ay gagawin natin? Mga halimbawa ay mga sumusunod. Pakikipaglaro sa labas ng bahay. So kung ang bata ay naglalaro sa labas ng bahay, kahit araw-araw pa ito, wala itong problema. Basta siguraduhin nakakapagpahinga pagkatapos. Paglalakad, kung yung lalakarin lang naman medyo may kalapitan, halimbawa mamamalingki ka, meron lamang isa hanggang dalawang kilometro ang layo, pwede natin itong lakarin kahit araw-araw natin itong gawin. Next, yung pagbibisikleta, pwede natin gawin yan. Basta wag lang yung masyado malayo. Halimbawa, ikaw ay mamamalingke. Ikaw ay papasok sa iyong pinagtatrabuhan na medyo malapit lang. O kaya ikaw ay mag-exercise lang, paikot-ikot lang para pagbawisan ka. Pwede mo itong gawin araw-araw. At isa pa ay yung paggawa ng gawaing bahay. Nakakatulong ka na sa iyong mga magulang, well, naging maganda pa ang iyong pangangatawan. Halimbawa ay yung pagwawali sa bakuran, paghuhugas ng pinggan, pagluluto, pagdidilig ng mga halaman, yung pag-aalaga ng ating mga pets, o yung alagang hayop, pagpapaligo sa mga aso, pwede natin yung gawin araw-araw. Sumunod tayo sa apat hanggang anim na beses kada linggo. Ito yung mga gawain na pwede natin gawin ng apat o anim na beses. Hindi po siya pwedeng gawin araw-araw. Kailangan may pahinga. Halimbawa rito ay yung pag-exercise na katulad ng aerobics. O kaya yung yoga. Okay? Next, yung paglalangoy. Swimming. Hindi po pwedeng araw-araw ka lang sa swimming kasi nakakapagod yan. Kailangan papahinga ka. At least isang araw. Pagsasayaw. Okay, yung pagsasayaw, syempre buong katawan mo ang ginagamit dyan. Buo pati ng katawan ay kumikilos. Kaya medyo nakakapagod yan. Kaya dapat meron kang at least ilang araw na magpapahinga. Pagjajaging. Okay, kung akala nyo maganda sa katawan yung pagjajaging araw-araw, nakakapagod yan. Pagka araw-araw ko nagjajaging, merong isang araw na makakaramdam ka ng sobrang kapaguran sa iyong mga katawan, sa iyong katawan. Kaya dapat yan ay ginagawa nang may pahinga. Hindi po pwedeng araw-araw yan. And then paglalaro ng iba't ibang sports, katulad ng basketball, ayan, mga volleyball, paglalaro ng tennis o badminton, hindi pwedeng araw-araw yan kasi medyo mabigat ang kilos na ating
gagawin dyan, kaya mapapagod tayo. Kailangan at least meron tayong isa hanggang dalawang araw na pagpapahinga. Susunod naman po ay ang mga gawain o mga kilos na pwede lang natin gawin 2 hanggang 3 beses kada linggo. Ano-ano yung mga yan? Yung mga stretching sa kapag-uunat. Okay, hindi po pwedeng araw-araw ginagawa yan. Kung halimbawa ikaw ay nag-gym at ikaw ay nagbubuhat ng mga weights, ng dumbbell, saka barbell, hindi mo pwedeng gawin yan araw-araw kasi medyo mabigat yung gawain na yan. Okay? Yung mga sayaw na medyo mahirap na kailangan i-stretch mo yung buong katawan mo, katulad ng ballet, hindi po pwedeng araw-araw yan. Yung mga exercise na katulad ng pagmamonkey bars o kaya yung pagpo-push up, yung mga pagka-curl up, medyo mahirap din yan. Kaya dapat 2 hanggang 3 beses lamang ang paggawa ng ganyang mga gawain. Kasi pag walang pahinga dyan, mahihirapan ang katawan mo. Makakaramdam ka ng pagod na kaysa makabuti sa katawan mo ang ehersisyo o pagkilos na ito, maaaring makakasama pa. At ang pinakatuktok, at ang pinakamaliit sa parte ng tatsulok, ay yung mga gawain na dapat minsan lang sa isang beses lang sa isang linggo dapat gawin. Halimbawa dito ay ang panonood ng television. Well, nung hindi pa uso ang internet, talagang yan ang hobby ng mga kabataan, ang panonood ng TV. Pero dapat ang panonood ng TV ay hindi dapat nagtatagal ng higit sa 30 minuto hanggang 1 oras. Okay? Dahil ito ay yung mga gawain hindi ginagamitan ng kilos. Kung manonood ka ng TV, dapat 1 oras lang kada araw. 1 beses lang kada 1 linggo. Pag-upo ng higit sa 30 minutes, okay? Yung matagal na pag-upo, hindi rin maganda sa katawan yan. Kaya kailangan, pag ikaw ay uupo, pagkatapos ng 30 minutes, at least tatayo ka at may gagawin kang iba. Paglalaro ng mga computer games o video games, hindi lang mata natin ang kanyang sisirain. Ang pinaka ano pa nito may epekto ito sa ating kalusugan. Pagka madalas tayong naglalaro ng video games tapos matagal pa, nababawasan yung mga kilos na importante sa ating katawan o yung mga exercise na kailangan natin. Okay? Kaya pag halimbawa ikaw ay nasa computer, ikaw ay nagpe-Facebook, o kaya nanonood ng YouTube, dapat may oras. Sabi dito, kailangan at least 30 to 1 hour lamang at 1 beses lamang kada 1 linggo. Okay? So yan po ang Philippine Physical Activity Pyramid o yung tinatawag natin na PPAP. Ito yung gabay para malaman natin ang mga kilos o gawain kung ilang beses natin dapat ito gawin sa loob ng 1 linggo. Good morning mga bata. O ano, kamusta? Magpeto na ba tayo lahat? Okay. So, napanood nyo ba yung video na pinost ko doon sa ating group chat? Okay. Very good. So, may mga katanungan ba kayo doon sa video? Kayo ba ay nanood? Inintindi nyo ba ng maayos yung mga nilalaman ng video? Okay. So, alamin natin kung talagang naiintindihan nyo. Bigyan nyo nga ako ng mga
tungkol sa video na natutunan nyo, paki sulat na lang doon sa ating message at babasahin ko. Teka. O yan. Okay. O sige. Pedro, basahin ko yung message mo, ha. Sir, hindi pala lahat ng kilos pwedeng gawin araw-araw. Meron palang dapat tagal at dami ng pagkilos kasi nakasasama pag nasobrahan. Okay, very good. Tama. Very good, Pedro. O sige, hanap pa tayo ng isa. Okay, si Petra. O yun, si Petra pala to, eh. Sige, Petra. Ano ba yung iyong message? Basahin nga natin. Teka. Okay. Sir, pagka kain ka pala ng kain at hindi ka pala nag-exercise o kikilos, tataba ka pala. At hindi pala maganda ang mataba kasi pwede itong pagmulan ng iba't ibang sakit. Okay, very good. Tama yan, Petra. Okay, totoo yan. Hindi dapat tayo puro kain lamang ng kain kasi pagka puro kain lang ang gagawin natin, eh siguradong tataba tayo. Kung nung baby tayo, pag mataba tayo, eh cute-cute natin, ngayon, na hindi na kayo baby, pag mataba tayo, eh hindi na cute ang tingin nila sa atin. Delikado pa tayo. Tayo ay kakapitan ng mga iba't ibang sakit. O ano pa? O, Jose. Tingnan natin, Jose, ha. Jose. Okay. Sir, may mga sakit palang hindi nakakahawa. Yung pong non-communicable diseases. Kasi akala ko lahat pala ng sakit ay nakakahawa. Yung pala ay nakukuha sa maling paraan ng pamumuhay o lifestyle. Okay. Very good, very good, very good. So, marami pala kayong nakuhang impormasyon mula doon sa video. Okay? Meron pa ba tayong katanungan dyan? Ngayon kung may tanong kayo, eh paki-type na lang doon sa ating message para mabasa ko. Okay, sto. Meron tayo ditong isang tanong kay Danilo. Oh, Danilo. Basahin ko yung tanong mo, ha. Sir, bakit po yung pagja-jogging ay hindi pwedeng araw-araw? Bakit kailangan lang na 4 hanggang 6 na araw o may araw na pahinga? Ito ay dapat gawin. Okay, very good. Nice question, Danilo. Dani, ito yung dahilan yan. Kasi pagka tayo ay nagja-jogging, syempre buong katawan natin ay gumagalaw. At pag nagja-jogging ka, ikaw ay pinapawisan. Nawawalan ka ng mga ibang nutrients sa katawan na dumadali sa pawis natin. Medyo may kabigatan itong gawain nito. Kaya pag ito ay araw-araw mong gawin, siguradong manghihina ka. Okay, ang katawan natin ay hindi parang makina. Dapat merong araw o panahon na tayo ay magpapahinga. Kaya pag ikaw ay may mag-jogging, huwag mong gawin araw-araw. Siguro pwede ito every other day kasi 4 to 6 times naman ito pwedeng gawin kada isang linggo. Okay? May mga tanong pa ba? O ito, may nagtatype si Josepa. Okay, Josepa. Basahin natin, Josepa. Sir, sabi mo kanina o doon sa video mo, bawal mag-computer ng higit sa 30 minutes. Paano po yung ating online classes?
di ba higit po yun sa 30 minutes? Ba, magandang tanong yan. Josepa, ang ating online class ay 30 minutes lang. Kaya huwag kang mag-alala, hindi tayo sasobra sa oras. Actually, matatapos nga tayo, eksaktong-eksakto 30 minutes, kaya hindi ka magkakaroon ng di magandang kalusugan dahil 30 minutes lang tayo ngayong araw na to. Okay, class? So, dito nagtatapos yung klase natin, ha? Sa susunod ng mga araw, ako ay magpapadala uli ng mga video at katanungan sa ating mga susunod na leksyon. Bye-bye for now. Kita ulit tayo bukas. Sige, bye-bye.